Yo, yun na nga mga idol, balik tayo dito sa ano, no? Pride room natin. Ito yung bago nating palaro dito sa May Rosario, Cavite, mga idol. Puro mga taga Rosario lang to, and bawal yung mga taga-ibang lugar tulad ng mga Tanza, Kawit, and Noveleta. Mga tropang nagbabike lang to dito sa Rosario para naman yung community namin dito sa Rosario, Cavite na mga nagbabike magkakakilala-kilala saka lumaki-laking community namin kasi watak-watak yung mga bata dito eh. Ngayong araw napansin ko na marami palang nagbabike dito sa Rosario, mga idol, no? At gusto ko maano, lumaking community namin dito para the more the merrier, di ba? Itong kategory na to, mountain bike para sa mga newbie, mga idol. At masaya tong laro na to, mga idol. Panoodin niyo yung mga ginawa nila and yung mga mistakes nila. And sana matutunan ninyo yung mga dapat gawin at dapat itama. Halos 30 minutes tong laro nila, mga idol, no? And maganda yung ginawa ng mga tropa dito. Makikita nyo naman yung performance nila. Nagte 30-40 din yan sila, mga idol. And yun na nga, medyo raw pa sila dito. Kulang pa ng taktika, mga skills, kaya medyo magugulo pa. At tinuturuan ko din naman kung paano sila gumalaw para medyo mas safe. And mas safe sila and mas safe din yung mga kasama nila maglaro. Ayan, ayun, makikita nyo meron ng breakaway inisasaunahan. At dito si Henry. Yan, si Henry, newbie pa yan. At yan, senyas na siya na gusto magpapalit, mga idol, no? Sabi ko sa kanya, lumikod lang siya dito. Pero medyo bibo eh. Siguro nadala ng adrenaline niya siya pa nagtatrayan ko dito. Pero maganda yan, maganda. Kasi nga sinusubukan niya. And there's no harm in trying naman, no? Subok-subok lang hanggat may pagkakataon. Ayan, ako nga pala yung pilot nito, mga idol, yung ako yung misuot ng helmet niyan ngayon. And nakabike lang din ako dyan, sinasabayan ko sila. At yun, para makita nyo kung paano yung point of view ng isang rider kapag nasa laro. At dito medyo open yung kalsada, no? Kasi wala naman talagang close road dito sa Rosario. Napakaliit nitong Rosario para magpalaro. Sinubukan lang natin nga magpalaro dito para na rin sa mga bagong nagbabike. Ayan, mga idol, meron yung breakaway na isa. And dito yung mga tropa, peloton pa lang sila, no? Basa-basahan pa lang sila dyan, mga idol. And ayan, pagkana natin dyan, halos 150 meters lang yung diretso na yan. Tapos kakanan ulit sila papunta dun sa may bandang palabas ng SM Rosario. Yun nga pala, mga idol, no? Naglagay tayo ng tao dyan sa palikod dyan sa kanan. Kasi nga yung bus dyan, minsan nag-overtake din sila sa right side, no? Kinakain nila yung linya na to. Kaya naglagay tayo ng tropa doon, si Kyle Luna, para bantayan yung mga bus na parating. Para hindi naman mahagip tong linya ng mga nagbabike. At sinasabihan din naman natin yung mga nagbabike na huwag yung nakainan yung kainin yung kabilang linya para pare-parehong safe, mga idol. At dito nag-early liko ako. Ayun, yung unang breakaway, mga idol, no? Hindi pala, napadaan lang pala yun. Ayun nga, pasunan pa yung unang breakaway yun. Paliko pala, mga idol, no? And dito, nauuna ako naliko kasi nga para hayaan ko silang ano, magtrabaho. Ayan, no? Tingnan natin kung meron pang ibang grupo sa unahan dito. Mukhang wala na, mukhang yun na yung grupong naghahabol dito. Ay, ito pa ata, meron pang dalawa, mga idol, na naiwan. Ayun, lubak yung sa part na yun eh. Ayun, tingnan natin, ayun. Ayun, mamaya mga idol, makikita nyo yung bata na yun. Malakas naman yun, kaso nga lang merong nangyari sa dulo na hindi maganda, no? Na dapat iwasan natin sa laro. Pinaliwanag naman natin ng maayos. Mamaya, abangan ninyo. Ayan, nasa una na natin si John Kurt. Ito ang nagkakamali, John Kurt Benaflor. Anak yan ng isang katrabaho ko sa health center. Ayan, mga idol, kanina pumasok sila dito sa dinaan natin. Tapos kakanan sila dyan papunta sa may Costa Verde. And then yung minamanduan ko dyan si Kurt na isunod niya para dun siya mag-recover sa likod ng mga grupo para sama-sama sila. Mahirap kasi kapag solo ka lang naghahabol, lalo na newbie. Minsan di nila natatansya yung effort.
Ayan. Tingnan natin ilan ba itong breakaway. Dalawa yata ito mga idol, no? Dalawa itong breakaway mga idol. And tingnan natin kung paano yung gagawin nilang discarte dito. And hindi siya nag-recover mga idol, no? Ay, nagbibigay pa sila ng tubig dito, no? Magkakatropa nga pala itong mga to. Sa mga balak nga palang mga maglaro ng taga-Rosario dito, ang kailangan lang natin mga idol may helmet, no? At para safe and bawal mga palkups-palkups na ibang tropa, no? Para iwas away. Ensayo race lang to, fun race lang mga idol, no? Walang seryosohan. Para lang to dun sa mga newbie. And yung sa road bike, medyo mas marami kasing malalakas dun sa road bike, eh. Kaya open yung ginawa natin and mas matudin sila dun. Dito mamaya nakakatawa kasi nagkaroon sila ng simplangan, no? Tawa ko lang tawa kasi nagpatong-patong sila dun sa may simplangan. And dito napansin ko nung laro nila na to, kulang pa talaga sila ng skills mga idol. Kulang pa yung paano sila mag-change gear, paano mag-shift. Minsan nag-overgear sila dun sa mga U-turn mga idol, no? Kaya nahirapan silang pumiga. And yan, katulad niya, no? Masyado pa silang malilikot pag ganito mga palaro. Hindi nila alam kung kailang mag-jump at kailang tututok mga idol. Minsan banat lang sila ng banat. Kaya tinuturuan ko sila dito nung naglalaro sila. Para kahit papano matutunan nila and may apply nila nung araw na mismo na yun. Kasi iba rin pag may nagmamando sa'yo, ayun pa. Lintik na may nagtatakbo ang mga bata dito. Hindi mo alam kung snatcher yung mga yun, eh. Yan mga idol, no, apat na lang sila dito breakaway mga idol, no, yung iba dito bumaklas na. And tingnan natin kung sino pa yung mga kabol. Itong isang tropa lumalayo, no. Si Kurt pala ito mga idol, no. Yan, maganda kapag may nagmamando sa'yo na napupush ka, eh, na ibigay pa, eh. Dito medyo naambo na mga idol pero eventually hindi naman siya tumuloy kaya dire-diretso lang yung laro natin mga lodi. Yun ang mga idol, no, nag early U-turn na naman tayo kasi nga para hindi tayo makabala sa kanila. Ito dito sa part na to, sinasabihan ko sila na kumanan kasi nga medyo nandito sila sa gitna, eh. Pinapakanan ko sila. And yun ang ano, ako naman yung nakaharang. Pero yan, napunta na nga sa gitna para hindi sila pumunta dito sa kaliwa. Diyan lang muna sila sa kanan para medyo mas safe mga idol. Yan, right turn tayo dyan mga idol. Ay, left turn pala. Ayun si Justin mga idol, bumaklas si Justin dito sa grupo, no? Kulang kasi sa insight si Justin kaya nung nagkaka banatan na iwan siya bumaklas. And pero tinapos niya yung laro dito, no? Shoutout din kay Justin kasi natapos niya yung laro kahit halos panghuri na siya, no? Yan dito mga idol, maganda na una dito, no? Kung mapapansin niyo kasi meron diyang humps, maganda mauna ka na sa liko kasi nga para hindi ka na nakakrowded, ko ba nga, paano ba sasabihin nyo? Para hindi crowded dun sa liko, hindi ka mahirapan mag-turn. Kasi nga pag masyado marami yung grupo, yun yung mahirap, eh. Pag lumiko. Dagdag isipin yun, dagdag may ilang kapag liko. Lalo yung ganyan direct ang U-turn. Yan mga idol, no, si Kurt, no? Makita nyo, heavy gearing siya. Kurt, bawas ka kapag naliko. Mag-shift ka pababa. Yun, sinabi ko sa kanya dito magbawas siya ng gearing mga idol kasi nga medyo mabigat, no? Mas nakakapagod yun pag ganun piga ng piga mga idol. At dito pinahabol ko siya dun sa grupo para dun siya mag-recover.
okay yung ganito mga idol, no? Para sa akin na okay yung ganito na mayroon nagkukul sa inyo na hindi naman masyadong maingay, no? Kahit pa paano na nagbibigay lang ng pailan-ilan na tips. Kasi nga, kung ako, gusto ko yung ganito habang naglalaro ako, mayroon sa akin nagsasabi, nagpapaalala ng mga dapat gawin, lalo na kung newbie pa ako mga idol, no? Dito, mukhang napabilis ng trangkuhan yung tatlong breakaway natin, no? Hindi makadikit si Kurt dito, mga Lodi. And, mukhang nasa likod ko lang naman siya, no? Hintayin natin. Medyo nagre-recover ang takbuhan ng mountain bike natin dito, eh. Paalala nga mga idol, no? Mga newbie lang nga pala to, kaya hindi ganong kabibilis and medyo ano pa yung mga skills nila. And, ang matindi dito, yung lack of skills nila, minsan ano, nagiging, paano ba sasabihin yun? Medyo agresibo. Kasi pag naliko sila dito, napakalupit maglilikuan ng mga to, eh. Parang mga pro. Walang takot magsilikuan, hindi natatakot sa mga kasalubong na sasakyan. Katulad yan, kapag kakalan sila mga Lodi. Ayan, medyo malumana yung liko nila doon kasi medyo mabagal nga. Ayan, naangat yung isa at naghihintayan tong dalawa kung sino ang magja-jab. Ayun na mga idol, no? Mukhang na pala dito si Kurt mga idol, no? Pasensya na nga pala kayo kasi nga si Kurt lang yung kilala ko dito mga idol. Kasi itong ibang tropa, puro sa mukha ko lang kilala. Pero yung pangalan hindi ko matandaan mga idol, no? Kung kilala nyo nga pala sila at kung nanonood kayo mga idol na naglalaro dito, pakicomment na lang dito sa video natin sa comment section kung ano yung mga pangalan ninyo at ano yung gamit ninyong bike. Yun na si Kurt mga idol, no? Munti ko pang pitikit. Nag-early turn ako dito kasi nga hintayin ka sila, no? And ayun, traffic sila sa mga bus mga idol, no? Ayun, pasensya na nga pala, yun lang pinagtsasagaan nating palaruan dito mga idol, no? Itong sa may SM. Alam kong medyo delikado talaga pero sinubukan lang naman natin mga idol, no? And hiningi ko rin yung opinion ng mga bata kung okay lang sa kanila. And hindi na nga mga idol, no? Yung susunod na kategory nga pala, baka nakamotor na lang kami nito mga Lodi. Paglagpas niya dyan, anim pa. Yan mga idol, last 100 meters yan bago mag-finish na yun mga idol, no? And yun nga, dito mamaya may nangyari dito sa sprint finish and makikita ninyo kung ano yung pangyayari. And hingin ko rin yung opinion kung ano yung tingin nyo dun sa nangyaring rematehan niyo mga idol. And ayun na nga, nauna na si Kurt. And mukhang nauubusan siya pero nakakabalik mga idol. Parang tingin ko lang nasusobrahan yung banat niya or yung piga niya kasi nga minsan overgearing sila dito mga idol, no? And dito mamaya nakakatawa dito, mayroon nangyari dyan sa may part na yan, sa may humps mga idol, yan abangan natin yun. Yan, mukhang nakaroon ng gap dito si Kurt na mga idol, no? And ganyan katulad niya mga idol, naghihintayan sila kung sino yung magja-jump mga idol, no? Mahaba pa to mga idol, no? 10 laps nung ginawa kong palaro sa kanila. Iniisip ko nga nung una kung medyo mahaba ba yung palaro nila. Pero sabi nila okay lang naman daw. Pero ako parang natatagalan ako nung laro na to. Siguro nga kasi hindi ako yung naglalaro. Ayan mga idol, no? At yun na nga, nakalayo si Kurt dito mga idol, no? And hindi nagtutulungan tong tatlo nating chase group. Mukhang malayo yung ginawang gap dito ni Kurt. And ayan, makikita nyo, kulang pa talaga sila ng skills and ano, technique katulad nyan, pwede mong idikit doon para makapag-drafting ka, eh. Para mas less yung energy na nilalabas mo or ginagawa mong effort. And ayan na, mga Lodi, no?
Nakawala na nga si Kurt. Ayun pala, medyo malapit lang. Medyo nababasa pala yung camera natin dito, no? Kasi nga medyo naambong pa yun nung time na yan. And then sinilip ko, wala namang nakakatrangko sa likod ko niyan, mga idol. Wala namang natutok sa akin ng mga idol. Bawal yun kapag gantong Marshall. Bakit nga kasi nakabike yung Marshall, no? Ayun si Justin, mga idol. Medyo malayo-layo na yung gap niya, no? And tingnan natin kung gano'ng kalayo si Kurt dito. Ayun, yung mahirap mga lodi kapag nag-traffic, no? Minsan sayang effort mo. Pero wala. Ito lang yung pinagtsatsigaan natin palaruan dito sa Cavite, sa Rosario mga idol. And ayun, nakahabol na sila. And nasa inya si Kurt na pumalit yung ibang tropa dito, pero wala. Ubus na raw yung nakakulay gray at itong pumalit, itong nakakulay puti. And then mga lodi, no, nagbibigayan pa sila ng tubig. What is COVID mga idol? Yan, tingnan natin. Ayun, apat pa sila dito. Nandito pala si Henry mga lodi, no. Ah, si Henry. Paalala nga pala, si Henry hindi nakasali dito kasi nga tumigil siya nung time na to. Kaya sabit na lang siya, sabit-sabit na lang. Pero kung mananalo, malabo na siya kasi nga tumigil siya dito. And sumabit lang ulit. May ebidensya naman tayo ng video na hindi siya kasama dun sa grupo nung nag-iikot. Sumabit na lang siya nung bumalik dun sa mga tambayan. And nagsabi din rin naman siya na kuya, hindi na ako kasali, nasasabay na lang ako sa ensayo dito. Which is good lang naman, no? Basta nasa likod lang siya, sabit-sabit lang siya, wag lang siyang didikit or jump dun sa mga grupo na naghahabol. Yun, no? Medyo natagalan sila ng liko dito, no? Hintayin na lang natin mga lodi. Yan mga idol, bali apat na lang sila naglalaban dito, no? Yan, Kurt Black, yung naka-gray, itong naka-black din si Henry, and meron pang isa dito nasa likod, dito na kulay trinks, tuloy. Naka-trinks na bike, na mountain bike mga lodi. And ayun na nga, bumanat, no? Tingnan natin, mukhang confident tong isa na to na nasa trinks, eh. Hindi niya inahabol yung grupo pag nagawa. Kapag nagkakabanatan eh. Whoop! Nakita niyo yan? Dito ka sa likod, ayaw mo sila dyan. Dito pinagalitan ko pa si Henry kasi nga pinapalikod ko siya. Ayan, dito na yata yung may nangyaring ano. Tingnan natin mga idol dito sa may Hamsa. Pak, ayun na. Tiki na. Ingat ha. Tikil sila sa dulad ng mga idol nagsimplangan. Okay, panoodin pa natin isa pa. Ito mga... Yan dito mga idol, approaching sila sa may U-turn. And tingnan nyo ito, nasa unahan natin na ng kulay black si Kurt. Dito may hawak siyang bote habang nakahawak siya doon sa grip niya sa handlebar. Ayan, nakikita nyo may hawak siyang bote doon sa kaliwang kamay. And then nung pagkalubak, bigla na lang, pak, dumulas yung kamay niya mga idol. And nag-cause siya ng simplangan kasi nga U-turn dyan. And ayun na mga idol, mga slow-mo pa yung mga tauban nila dyan. Tapos mamaya pa nyan, pagtayuan nila, nakawala yung dalawang rider, pero pag tayo nila dyan, yung isang nakakulay puting helmet, sumimplang pa ulit kasi nga, hindi ko alam eh. Siguro wala pa rin sa ano yung, ano niya. Ayun si Kurt, tapos ito na sa puting helmet. Ayun, sumimplang pa ulit sa pati. Yan dito mga idol, makita niyo yung kalampaan niya. Ayun oh, inapak niya dun sa cleats, pero hindi siya moot, kaya bigla na lang siya tumaob. Ayun mga idol, na pero okay lang naman, yung konting gasgas lang, as in minor na minor na gasgas lang yung nangyari sa kanya dito. And okay, makikita niya siya dyan, makakadikit ba sila dito kasi nga hyper to mga tropa na to eh. And yun, naghintayan din naman yung mga nakawala, no? Tingnan natin kung anong love sila makakabol dito mga idol, no? Si Kurt nga pala yun, tsaka yung tropa niya naka puting helmet, yung sumemplang and yung slow mong bumagsak kanina doon sa may damuhan.
Tingnan natin dito mga idol, kasi nga binabantayan ko sila, tingnan ko kung may nangyari bang malala, may sugat ba, and i-check ko. Pero eventually naman, wala naman, ay clear naman lahat. Pero na tapos nila yung laro dito mga idol. Yan, fast forward tayo ng konti mga idol dito sa mga may tropa na, na may peloton. Ito na pala, huwag na ako mag-fast forward. Yan si Henry, alas pag na rin siya yan mga lodi, no? Makita niya naman, tingnan nga, Marshall konti. Tingnan natin kung sino itong mga nasa unahan, no, idol. Tingnan natin, ayun. Dalawa itong nakawala mga lodi, no? And ayan, medyo may ambon pa. Ayun, dalawa itong mga idol, no? Ayun. Dalawa. Ayun, tingnan natin pagbalik dito sa may, no? Ayun, si Kurt. Nakahabol pa mga idol, no? And ayun, yung isang tropa na nag-semplang. Inamandohan ko na humabol sila kasi medyo malapit lang naman to. Hindi gano'ng matuloy ang takbuhan itong dalawang breakaway mga lodi. And ayun na, halos 10 minutes na mga idol, matapos na itong laro natin. Abangan natin kung sino yung mananalo. Mamaya may video din tayo sa finish line para makita nyo kung ano yung sinasabi kong issue dito sa palaro na to. And nayos naman, no? Nayos naman, na ipaliwanag naman natin na maayos para masaya pa rin yung mga bata sa palaro natin. Nandito mga lodi, bumanat yung isang kulay team, no? Nahirapan mag-react ng isang naka-gray. Mukhang groggy na siya, payuko-yuko na eh. Ayan mga lodi, no? Ayan, minamanduan ko siya dito na ihabol niya eh. Kasi isa lang yun. Tapos doon siya mag-recover kapag malapit na. Yan, para napansin ko nga pala nung laro na to, para may problema sa shifting tong bike niya. Pa-kabyos-kabyos yun kapag nagsishift siya eh. Ayan, naglaylo naman yung isang breakaway natin mga lodi, no? And ito maganda to sa road bike, sa mountain bike nito, kasi alam ko talaga habang pinapanood ko sila, mga newbie pa talaga sila kahit yung mga lakas nila. Alam mo na walang sandbagging na nangyari, walang pera yung hinahabol sa laro mga idol, no? Talaga magkakamatch sila. Ito mga idol, nakabalik na yung dalawang rider na nagsimplangan kanina, no? Nakita natin may slow mo pa. And dito nag early U-turn din tayo kasi nga para hindi na tayo makabala sa kanila din sa pagliko. Tingnan natin kung sino yung nasa unahan or kung nakaabot na yung dalawang nagsimplang dito. Fast forward tayo konti mga idol. Yan, 100 meters lang tayo nag-fast forward mga idol. And yung breakaway kaninang isa and dalawa, yan mga idol, dalawa sila. Nagkaabutan pa rin mga lodi, no? Nasa unahan sila ng bus dito, no? Ayan, tingnan natin, ayan. Nagbabantayan na sila dito mga idol. Last 3 laps na lang kasi yata to, no? Kaya nagbabantayan na sila. Tingnan natin kung makaabot pa rin yung dalawang ano dito. Yung dalawa dito ang nagahabol. Medyo mabilis din tong takbuhan nila dito mga idol eh. Maganda na kuha niya, no? On game eh. In game Marshall, no? Yan, tingnan natin 3 4 5 6 7 8 9 10. So pagpalagay mo 20 seconds, 20 to 30 seconds yung layo nila dito mga lodi sa breakaway nung chase group natin, no? Halos 30 seconds yung layo nila. And tingnan natin kung abutin pa, no? Hindi naman ganong maturin yung takbuhan nila dito mga idol, no? O maybe sa akin lang kasi naka-road bike ako nung time na to. Hindi yun, no? Tignan mo, gustong sumingit ng isa pero meron jeep. Maganda na senya siya dun sa tao sa unahan niya, no? Para maging aware siya na merong magpo-pass through dun sa kaliwa nung isang rider. Kasi para maiwasan yung simplangan, mahirap na kapag hindi alam eh. Kapag may mga experience niya, madalas nagmamando na sila. Eh nagsasabi na sila bago sila sumingit eh. Nasa unahan naman natin itong na kulay gray and then itong trinks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
halos 20 seconds ulit yung gap nila doon mga idol. 20 to 30 seconds ulit yung gap nila. Hindi na nga mga idol, no. At pumalit naman itong mga kulay pula. Itong mga kulay black na to, black and red mga idol. Tingin ko newbie to pero malakas siya eh. May sipa siya, mas may experience na siyang pumadyak dito sa mga ibang grupo. Pero newbie pa rin mga idol, no. Pero malakas, malakas yan mga idol para sa newbie. Meron na, para, kaya niya na kasing bumilog eh. Bilog na sumipa eh. And yun nga lang, kulang ng experience, no. And technique. And yun na nga mamaya mga idol, makikita nyo. Kulang sa technique and skills pero nasobra naman ng gulang. Kaya meron nangyari dun sa rematehan mga idol. Yan o, mukhang tuloy-tuloy na to, no? Mukhang tuloy-tuloy na mga kawala itong dalawa na to mga idol, no? Kasi meron pang tatlong naghahabol, yung tatlong nagsimplangan, no? Tingnan natin mga lodi. Dito nag-fast forward tayo ng konti mga idol, no. Halos ilang segundo lang naman. And yun, sila pa rin naman ang breakaway. Itong dalawa pa rin, no. Mukhang bantayan lang yung ginagawa nila dito mga idol, no. Walang gustong bumana talaga ng mahaba, no. Ayan mga idol, last two laps pa nyan mga lodi, no. Eh hindi na nga, no. Ito na nakita nyo. Nahihirapan mag-shift ng isa na to eh. Nalulugi siya kapag budiinan eh. Pero nakakaabot naman. May problema lang talaga sa bike ng isa mga lodi, no. Nahihirapan siya eh. And yun na nga, no. Medyo mataas yung upuan niya. And last two laps na to mga lodi, no. Tingnan natin kung sino ang magwawagi. And ayun na nga, napakalupit ng biko. Oh, yun na nga, nakaabot na nga ang isang lodi natin, si Slow Mo Nataob to eh. Si Slow Mo Boys. Nakaabot siya dito sa dalawang breakaway mga lodi, no. Napakahusay ng recovering ginawa nito. Na i-jump niya ulit dito sa dalawang breakaway. Si Boss Slow Mo. Yan. Mga idol, kung kilala nyo nga pala itong mga rider at mga idol, no? Comment it down below na lang para maano natin sa susunod na mga palaro natin. Every Friday ito mga idol, no? Kapag tuwing hapon, every Friday ng hapon dito sa Mindicon ng SM Rosario. Exclusive lang sa mga newbie and mga taga Rosario Cavite. Okay? Sa mga nagtatanong nag-PPM for newbie and Rosario Cavite, peeps lang. Peeps talaga eh, no? Yan o mga idol, last two laps na ito mga idol, no? Tingnan natin kung sino ang babanat, may babanat ba o magbabantayan nila sila dito. Tatlo to mga idol na breakaway. And tingnan natin kung meron pang naghahabol dito sa kabilang kalsada. Ayun na nga, si Kurt naghahabol pa rin, nahirapan siyang dumikit dito, no? Yan o, nagbabantayan na sila mga idol kung sino ang magtatrangko kahit kaya namang magdala. Takot na takot sila mag-conserve dito mga lodi. Conserve na conserve sila dito mga idol, no. And takot na takot magdala. Ay nakikita nyo, struggle pa rin sa shifting tong isang kulay gray sa unahan natin, no. Hirap na hirap siya. And yun na nga, no. Nasa likod na si Kurt. Ayan na nga, no. Gusto magtrangko nung kulay black pero hindi siya pinayagan ng kulay gray. Binanatan niya pa rin mga idol, no. And nakagawa naman agad siya ng gap dito sa dalawa. Tingnan natin. At naihabol naman ito ni Slow Mo. And pinalitan siya nung kulay black na t-shirt. And ayan, nagpapa
Nag-uungusan sila, walang gustong trumangko. Walang gustong tumutok, gusto nila trangko sila. Yan, yuto na naman tayo ng mga idol, no? Early, liko na naman tayo ulit. No, fast forward tayo ulit ng konti. Please card, last lap na yan. Yun na nga mga idol, no? Last lap na to, palast lap na to, pag-ikot natin mga idol, rematihan na to, pagpabalik nila yung diretso na yan mga idol, no? And ayun na nga, mukhang umatake yung na kulay black na in red na trinks mga idol. Tingnan natin, no? Ang layo nito mga idol, ang sinasabi ko sa inyo nga kanina pa, na mukhang malakas tong bata na to, no? Nakikita nyo, bilog na siya sa bipa eh. Maganda na yung cadence niya kumpara dito sa iba. Tingnan natin kung sino makakabol sa kanya mga idol. Yan mga idol, last lap na to, no? Andang finish line, nandyan lang malapit sa may linya dyan. Yan, dyan sa may tatlong nakatambay na dyan yung finish line natin mga idol. And then tingnan natin kung sino makakabol sa kanila, no? O magsusolo breakaway ba itong isang bata na to? Pero parang natatakot siya kasi dito mag-all out, hindi ko alam kung bakit eh. Dahil ba newbie pa siya, hindi niya patansya yung kung ano. Idol, kung nanonood ka nito, please comment it down below, but hindi mo pa pinipirmahan to ng malupit. Kayang-kaya mo naman mag-break away. Ayun ang ano, malayo mga idol. No? Ayun yung isang break, yung isang ano, si Slow Mo. Si Boss Slow Mo mga idol ang nahabol dito. Mukhang si green, yung green na may problema si shifting, mukhang bumaklas. Ayan, sunod tayo dito sa nakakulay. Ito sa ano, breakaway natin. Solo breakaway ito mga idol, no? Tingnan natin kung ano yung gagawin niya. Mukhang steady yung takbuhan niya dito mga idol, no? Yun nga pala, lagi kung napapanood nyo yung mga huling vlog natin mga idol. Kapag sinasabi ko, lagi ko sinasabi na kapag solo ka, hanggang itong nasa trangko ka, dapat i-maintain mo yung aerodynamics mo mga idol. Dapaan mo para hindi ka ganong sumalo ng hangin. Pag ganyan kasi upright ka, salong-salo mo yung hangin yan mga idol. No? Mas maganda kung medyo nakadapa ka. Ayan, tingnan natin dito mga lodi. Ayan, ayun na nga. Medyo may nakasabay na sakyan. Ayun na nga mga idol, nandito na si Slow Mo. Si Boss Slow Mo. Mukhang aabutin niya to. And yun na, may nag-aabol pa na dalawa mga idol. And kinargahan niya naman. Kinargahan niya dito mga lodi. No? And yun na nga mga idol. No? Bigla siyang bumulusok doon. No? Napakalupit. Napakalupit ng mga lodi, no? Tingnan natin. Tinagos niya itong isa. And ayan na mga idol, no? Tingnan natin. Magkakabanatan na yan after ng pabalik nila. Ang rematay niya mga idol dito pagbalik. And ayan na, pumalik ng trangko yung isa mga lodi. And tutok lang din siya dito. Yun, napakalupit ng liko. Tingnan natin, no? Uy! Nagpapakita ng mga sintomas na doon isang nasa trinks natin mga idol, no? Meron pa ba mga kahabol dito sa dalawa na to? 1-2 na to pag nagkataon mga idol, no? Pang third na lang paglalabanan dito. Tingnan natin kung si Kurt ba or yung si Boy Gray na kanina pang nagkakaroon ng problema sa shifting. Ngayon mga idol, no, hindi ko na to ipapass forward, no? Tingnan natin kung ano nangyari and yung video doon sa may dulo mga idol. Ito nga pala, naputol na yung copy natin dito mga idol and papakita na lang natin yung video na nangyari ng rematihan dito sa dulo mga idol and tingnan natin kung ano yung issue mga idol, no? Okay, let's go. Idol, analyze natin yung nangyaring ditong issue ng mga idol, bakit nandito yung isa. Ayan, nakita nyo halos sabay naman sila dumating dito sa ano, sa may left turn mga idol, no? Medyo wide yung nakuha nung natring sa bike and yung nahabol sa kanya si Slow Mo nasa likod.
And galing sa kanan dito si Trinx, tapos biglang liliko dapat sa kaliwa para mag-sprint si Slow Mo Boy. Ayan, nakita nyo, oh. Pabuka siya dito eh. Dapat kukunin niya sa kaliwa. Pero, nakita nyo, ayan oh. Papunta rin sa kaliwa yun. Kinat niya talaga si Slow Mo Boy dito. Kaya nahirapan ang Rumemate. Buti na lang, hindi sila nagkasimplangan dyan mga idol, no? And kinausap ko naman maayos yung dalawang bata. And pumayag naman kasi nga medyo alanganin talaga yung galaw ng isang tropa natin na Trinx, no? Ang nag-first dyan niyang nakakulay si Slow Mo Boy, tapos si Trinx, tapos si ano. Bali, nag-third dito si Gray, yung nagkakaroon ng problema si shifting kanina mga idol. Ito nga pala yung ating first, second, and third mga idol, no? And yun na nga mga idol, no? Abang kayo dito sa ating mga RB category. Nagkaroon pa ng road bike category open dito sa palaro na ito mga idol. Abang-abang lang kayo, no? Sa mga tropang Rosario dyan mga idol, subscribe na kayo sa channel natin and abang-abang kayo sa mga palaro natin mga idol, no? Yun na nga mga idol. Bye-bye!